Hello everyone, welcome back to my channel. And today, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano makatulong sa pamilya kahit wala kang trabaho dito sa Korea. Para sa mga kagaya kong foreign wives, Korean wives, Korean wives na walang trabaho, kundi mag-alaga ng mga anak. Pwede naman tayo makatulong sa ating pamilya. Unang-una nga lang, kung gusto mong tumulong sa pamilya mo, na hindi natin kailangang hingi na hingi sa ating mga asawa. Unang-una, kailangan magkaroon ka ng self-discipline. At kailangan may control ka rin sa sarili mo. Na hindi porke binibigyan ka ng asawa mo, may allowance ka, bili dito, bili doon, kain dito, kain doon ng masasarap. Kasi, ewan ko lang sa iba ha. Sa akin kasi, ang ginagawa ko, kunyari kakain ako, sa isip ko, yung halagang 10,000 won dito, isang kain ko lang yun, kulang pa. Samantalang kung bibili ako, ng pagkain na gusto kong kainin at sa bahay ko lulutuin, aabot pa ng ilang kain ko, o diba? Tapos, yung masisave kong pera, ipunin ko yan konti-konti. Ipapadala ko yan sa amin, sa mama ko, papadala ko sa pamilya ko. Yung maliit na bagay yun dito, pero pag dinala mo sa Pilipinas, malaking bagay na siya. Yung makikita mo yung ngiti ng magulang mo, ng mga kapatid mo, yung priceless na pasasalamat sa iyo. Parang, ang sarap-sarap. Alam mo, ito lang ha, for almost 15 years ko dito sa Korea, wala naman tagong trabaho. Mag-alaga ng mga anak, ganyan. Ganto. Natuto ako mag-ipon ng pakunti-kunti. Tapos, nung nakaipon ako ng kunti, nagpa-start ako magpagawa ng bahay kasi ang bahay namin dati talaga namang sobrang hindi kaaya-aya. Pero proud ako na nanggaling ako sa bahay kubo. At ngayon, kahit papaano, masasabi ko naman na yung bahay kubo na yun ay may improvement. Nakapagpagawa kasi ako ng kahit papaano na hanggang ngayon hindi pa naman fully finish. At konting-konti na lang. Sa pakunti-kunti. Sa pag kakaroon ko ng konting disiplina, sa pakikipagsosyalan, sa pagbili ng mga pagkain na kayang-kaya namang gawin sa bahay, na mas gugustuhin kong gawin sa bahay kaysa bumili ako. Kasi ang mahal kaya, ang laking halaga na nun pag pinadala mo sa Pilipinas. Tapos sa'yo isang kain lang. Yung kasi, ewan ko lang siguro kasi ang tao, iba-iba nga tayo, di ba? Ako kasi, lagi ko naiisip yung pamilya ko eh. Pag kumakain ako ng masarap, isipin ko, ano kayang kinakain nila doon? Although hindi ko naman talaga responsible, pero bilang isang anak, yung gusto mong iparana sa pamilya mo yung nararanasan mo. Kung anong buhay meron ka. Kung ano yung kinakain mo dito. Na sana ganun din ang kinakain nila doon. Hindi man ganun kalaki. Or hindi man ganun kasarap yung pwede mong maibigay sa kanila na pwede lang matikman or ma-achieve. At least, kahit papaano, diba? Kahit papaano, nabibili mo yung gusto nila, napapakain mo sila ng mga dati na mga hindi nila usually nakakain. Yung tipo na, uy, galing to sa anak ko. Yung bang ganun salita, parang ang sarap nung sabihin sa'yo ng magulang mo na, uy anak, salamat sa padala mo. Na actually, kung ututuusin, bali wala naman yung dito, diba? Kunti lang eh. Bali wala lang dito. Kasi hindi naman ganun kalakihan. Yung pera kasi dito, hindi naman ganun kaano.
Pero pag pinadala mo taga sa Pinas, malaking bagay. Dati hindi ko naisip yon. Pero siguro na maka ilang taon ako dito, maka tatlo, apat, naisip ko na bakit hindi ko na lamang ipunin yung perang binibili ko araw-araw ng mga pagkain ko. Bakit kapag namamalengke ako, bakit hindi ko na lang tipirin? O diba? Para may maipadala ako. Kasi kapag manghihingi ka sa asawa mo, marami pa salita eh. Tatanungin ko pa kung aanihin. O diba nagpadala ka na nitong ano? O diba nagpadala ka na ganun? Ganun, ang daming question. Kaya ako na lang gumagawa sa sarili ko kung paano kumita ng, ay, hindi kumita, kung paano makaipon ng pampadala na hindi nila alam. Lalo pa ngayon, sa panahon ngayon, mas kailangan ang ating magulang ng suporta. Kahit papaano naman, yun, nabibigyan ko rin ng kahit papaano suporta. Hindi man malaki, pero para sa kanila, napakalaking bagay na. Na alam naman natin sa sarili natin na hindi naman talaga ganun kalaki yun eh. Pero yung makikita mo yung pamilya mo na sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay, nabibigyan mo sila ng ganun, napapakain mo sila ng mga bagay na kahit papaano. Yun nga, hindi ko rin, kahit nga sa sarili ko, hindi ko kaya, hindi ko malubos maisip na nakapagpagawa ako ng ganun, kahit hindi naman malaki, hindi rin ganun kaganda. At actually, hindi pa rin poly finish dahil wala pa siyang kesame. Pero, thanks God. Kasi sa pagsusumikap kong makaipon, sa pagsusumikap kong tipirin ang sarili, hindi naman tipirin ang sarili ko kasi hindi naman totally tinitipid ko ang sarili ko eh. Kumbaga, binabawasan ko lang ng konti. Kasi kung nalabas ako ng labas, ang daming nagagastos. So, mas maganda yung minsan ka lang lalabas, kung may kailangan ka lang taga-importante. Tapos, hindi naman sa hindi ka lalabas. Sa panahon ngayon, mas maganda pang mag-stay sa bahay, diba? Pero talagang dati, panay din ang labas ko, kaya lang hindi lang talaga ako gumagastos ng ganong kalaki. Kasi, instead na gastusin ko yun doon, bigay ko na lang sa pamilya ko. Di ba malaking bagay na yun? Unang-una talaga sabi na iba, ay wala kasi akong trabaho dito, paano ko matutulungan ang pamilya ko? Maraming way. Dahil syempre, binibigyan ka rin naman ng asawa mo kahit papaano, kahit konti. Ako, taga-konti rin lang ang binibigay eh. As in, konti lang. Pero yung konting yun, kung marunong ka, kayang-kaya. Sana sa mga kagaya ko na wala din trabaho ng mga asawa ng mga Koreano dito. Ayan. Na hindi na natin kailangang hingi na hingi sa ating mga asawa para lang makapagpadala sa Pilipinas. Pwede rin natin gawin. Pabigyan natin sila nang hindi nila alam. At pera pa yung hihingi natin syempre. O diba? Mas maraming mabibigay. Sige guys, thank you for watching my video and next episode, turuan ko ulit kayo ng iba pa na akong mga experience. Bye-bye!